Ika-isa ng Disyembre, unang linggo ng Adbyento, ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, katulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Noong mga araw na iyon bago dumating ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ngunit wala silang alam hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganoon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa dalawang lalaking nasa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng gumigiling ng trigo, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi niyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maghanda, ngayon na, kaya maging handa kayo sapagkat sa oras na hindi niyo inaasahan, darating ang Anak ng Tao. Ayon sa kwento, sinabi raw ni Martin Luther, isa sa mga pinakadakilang lider ng Reformasyong Protestante, ang ganito, "Kung alam kong katapusan na ng daigdig bukas, magtatanim ako ng puno ng mansanas ngayon." Kahit hindi naman tiyak na si Martin Luther ang nagsabi nito, punong-puno naman ito ng kahulugan para sa Ebanghelyo ngayon. Ayon sa Ebanghelyo, hindi natin alam kung kailan talaga darating ang katapusan ng daigdig na pangungunahan ng ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya naman, ang maging handa ang pinakamatalinong dapat gawin. Pero, paano nga ba maging handa? Dito na pumapasok ang sinabi raw ni Martin Luther, magtanim ng puno ng mansanas. Ibig sabihin, gawin ang karaniwang ginagawa sa araw-araw, magtanim ng mga mabubuting gawain, mga yamang maaari nating madala sa langit, mga alaalang mapapahalagahan maging sa buhay sa kabila. Hindi dapat tuminto ang buhay natin kung mababatid natin kung kailan ang katapusan. Dapat lang na magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti na siyang kalooban ng Diyos. Ngayong linggo, nagsisimula ang panahon ng Adbyento. Binibigyan tayo ng panahong ito ng pagkakataong magnilay, panahon para pagnilayan ng mga hangarin ng ating mga puso, at panahon para ipagdasal ng mga inaasahan natin sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinahayag ni Pablo sa ikalawang pagbasa na dapat mabuhay ang mga nakikinig sa kanya sa Kairos, sa panahon ng pagliligtas. Kailangang mamuhay sila bilang mga iniligtas na bayan na handa na sa pagtungo sa tahanan ng Diyos sa panahon ng parousia o pagdating ng Panginoon. Mabuhay tayo ng marangal na parang nasa liwanag ng walang katakawan at paglalasing, walang kalaswaan at kahalayan, walang pagtatalo at inggitan. Ito ang dapat nating maging gabay sa pang-araw-araw na buhay upang maging lagi tayong handa.